What's up mga ka-advice? So for today's video, samahan nyo naman po ako magluto ng Bicol Express. Pero ang gagamitin po natin meat is chicken kasi nga po hindi po tayo kumakain ng baboy. Kaya naman tala at samahan nyo po ako. Kung kumakain naman po kayo ng baboy, palitan nyo na lang po ng pork yung recipe natin na chicken. So nasa inyo po yan. Sana po may matutunan po tayo ngayong araw na ito sa pang-araw-araw nating pagkain at sa anumang okasyon. Tara, let's go at samahan nyo po. Talaga namang katakam-takam at napakasarap sa sobrang hot ng ating dish today. Let's go at samahan nyo po ako. Ito na po ang inyong Kuya Mark at dali-dali na nga po tayo pumunta sa taniman ni Mama para mag-harvest po tayo ng mga sili. So napakarami po kasi yan na mumutik-tik sa bunga, mga sili ni Mama, kaya po pinuntahan natin para kunin at mapakinabangan ng mga bunga. Sabi nga po nila, pag may tinanim, may mayanin. Kaya nga po talagang, ayan, ay sinulit po natin yung mga bunga ng mga sili ni Mama at yung mga talong din po. So wala po tayong biniling gulay. Lahat po yan fresh from the garden. Wow, garden social! At yan po, hugasan po natin yung ating meat at saka yung ating mga gulay. Yan po. Pagkatapos po natin hugasan, ay i-ready na po natin ang ating mga ingredients. Yan po yung manok, kalahating kilo, 5 pirasong bawang, 2 pirasong sibuyas, 5 pisong luya, 1/8 kg ng sili, at 5 pirasong talong. Yan po. So, i-slicein lang po natin yung talong at saka po natin ipiprito. At magic sarap, syempre. Hindi mawawala. Pampasarap. So, kawali po, maglalagay po tayo ng mantika at ipiprito po natin yung ating mga talong. So, 20 tablespoon po na mantika para sa ating pagpiprito ng talong para di po magamit natin yung mantika mamaya sa sarsa ng ating lulutuin. So, pagkatapos po natin maprito, i-set aside po muna natin yung ating mga talong at igisa naman po natin. Unang-una dyan ng ating sili, bawang, luya. Pagka medyo luto na po yung sili natin, ay ilalagay na po natin at sasabay sa pangsingkotsa ang ating manok at lalagay po natin ang sibuyas para mawala po yung kanyang lansa. At ilalagay na rin po natin yung magic sarap natin na 1 pakete. So habang sisingkotsa po natin ay talaga namang katakam-takam. Lalagyan po natin yan ng 2 baso ng tubig o kaya 1 baso ng tubig lang po. Kahit 1 baso ng tubig lang po. Tsaka po natin nilagay yung Coco Mama po natin para hindi na tayo magpiga ng ating mga gata. At lalagyan din po natin ng patis na 2 tablespoon. At pagkatapos po, pag kumulo na, ilalagay na po natin yung ating talong na pinrito. Napakasarap at talaga namang katakam-takam. At ayaan lang po natin maigayan. So nasa inyo po kung gusto niyo may sauce. Sa amin po kasi mas gusto po namin yung may sauce. Pero kung gusto niyo maiga yung nagmamantika, ay pakuluan niyo po ng mga 30 minutes pa. So all in all, yung pagluluto po natin nasa 20 to 30 minutes lang po yan. Tapos kung gusto niyo po maiga yung nagmamantika, ay pakuluan ang pa po natin ng 30 minutes. So, para hindi po malanta o yung po bang mahapog yung inyong mga talong, ay kailangan po yung ilagay pagka kumulo na po o pag malapit na po siyang iserve. Sa ating kaso po, mas gusto po natin yung may sarsa, yung maputi-puti po yung sarsa niya o yung kanyang sabaw para may panghalo po tayo sa kanin at talagang mapapapuntrip po tayo ngayong araw nito. Tingnan nyo naman po, talaga namang napakasarap. So, madali lang po siyang i-prepare. So, yan po yung Bicol Express. Nilagyan po natin ng talong para meron po siyang gulay. So, usually po kasi pag pork, hindi na po nila nilalagyan ng gulay. Pero tayo po yung nilagyan natin ng pritong talong para mas dumami po yan yung ating serving at mas masarap po yung ating kain. Kasi po, mas healthy po yung meron din pong kahit pa paano yung gulay. Kaya naman po, i-montage natin ang ating nilutong Bicol Express, Chicken Bicol Express for today's video. Ang sarap at napakadali po niyang gamitin. Gawin po pala. Ayan. So, mag-enjoy po kayo sa pagluluto ng Bicol Express kasi nga po, isa po ito sa mga famous na lutuin dito sa Pilipinas bukod sa adobo. Usually po, yung pong mga kababayan natin, hindi sanay kumain ng masyadong maraming sili. Pero sa ibang bansa po, yung normal na normal po. Yung katulad ng India, China, Thailand, makikita niyo po yung parang level of spicy na nilalagay nila sa kanilang lutuin ay talaga naman pong mataas. Kumbaga, sa atin po ay usually hindi po lahat ng mga Pilipino yung nakakakain ng ganyang sobrang kahalang na pagkain. Pero tayo po ay sanay na po tayo sa hanghang at sa atin po ay masarap ang hanghang. Kaya po samahan niyo po akong pumutrip. Tara, let's go, let's try it. Tara! So for today's video is try naman po natin yung ating ginataang hindi po pala Bicol Express na manok. So let's try. Sarap! So try po tayo. Yung sabaw muna. Grabe ito, iinit yung ating mga labasan nandun. Excuse po, tasi tabi po. Tingnan po muna natin yung sabaw.
masarap. Pero mangha. Sobrang mangha. Pero masarap. Try po natin yung laman. Tapos lagay natin sa kanin. Uy, para sa mga mahihilig sa mangha. Sarap. Tama-tama yung alat. Kasi yung anghang niya, parang gaganahan ko kumain ng kumain kasi parang sumusubo lagi ng kanin dahil dahil sa anghang. Sarap. Actually, sa atin po, hindi po normal yung pagkain ng sobrang dami na sili. Pero sa ibang bansa po, katulad ng China, ng Thailand, ng India, so usually po, normal na lang po sa kanila yung pagkain ng marami sili. So di, kumbaga tayo, parang meron lang po tayong ano, meron po tayong namana sa mga ganong bansa. End of the day, hindi po ano, hindi po matatawag na parang extraordinary yung ano, yung Bicol Express. So, para lang po siyang mga ibang dish ng mga ibang bansa na puro halos sili. Not edible po. So hindi lang po makakain ito yung mga taong mahina sa sili. Pero kung mahilig ka sa sili, talagang katulad ko, nakakain po ako ng puro sili, ay may enjoy nyo po talaga. So yun naman talong. Sarap. Grabe. Sarap. As in, masarap po kuwera bito po. Yung iba po nagbibigol express, gusto na yun, nagmamantika. Sa akin po, mas gusto ko yung merong sauce. Yung merong sabaw. Sarap. Grabe, sarap. Talaga mapapa-extraize pa, ang ganda yung pagkaan. Sarap. So kung ayaw nyo na po masyadong manghang, ibawasan nyo na lang po. Sa kalating kilo yung magagamit nyo po yung 1.8 kg ng sili. So ibig sabihin sa isang kilong manok, magagamit nyo is 1.4 kg. Bawasan nyo na lang po. Para po siyang dinataan nun. Pero masarap. Sarap-sarap. Sa Baymax lang, sarap-sarap. So ayan po, tapos na po yung pagkain. Nag-round po po ako. At magpupadrig muna po ang inyong Kuya Mark. Sana may matutunan, may natutunan po tayo sa recipe ngayon, ang ating Chicken Bicol Express. So God bless po, until next time, sure. Wow! Kain tayo, I know you like it. God bless po, see ya. At muli po, ito po yung Kuya Mark at si Bacho Minsami. Always kita tayo at always make our mama and dad proud. Gawin po natin masaya ang ating buhay sa bawat segundong minuto oras ng ating buhay. Sana may natutunan po tayong bagong recipe ngayon na pwede po ninyong isali sa inyong mga menu, sa pang-araw-araw na ulam, sa anong mga pasyon, o pwede nyo po yan ilagay sa inyong mga menu sa negosyo. So, God bless po, maraming salamat sa walang sawang panonood at paki-follow po ang ating FB page at subscribe na rin po sa YouTube channel. Ito po ulit ang inyong Kuya Mark nagsasabing, bye bye. See ya. Bye bye.